duguan. Nagsampan na ng reklamo laban sa isang foreign national isang tricycle driver matapos ang umano ay pananakit nito sa kanya sa nangyaring gulo noong umaga ng May 24 sa Pineda Road sa Barangay San Pedro dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang mga sangkot ay ang tricycle driver na si Jeff Amora at ang Russian national na kinilalang si Andrei Umansky. Si Umansky humarap sa Palawan News upang ilahad ang kanyang panig. Itinanggi niya ang akusasyon na siya ang nanakit sa tricycle driver at iginiit nitong siya ang pinagtulungang saktan nang hindi niya matukoy na bilang ng mga tao sa lugar. Maswerte daw siya dahil pinayagan siyang pumasok noon sa Heaven's Gate Funeral Home ng ilang naglalamay. Sa kanyang kwento, sinabi niya na nag-umpisa ang gulo matapos na hindi siya magbayad ng 500 pesos sa tricycle driver na naghatid sa kanya sa Pineda Road kung saan naganap ang gulo. Nanggaling daw siya sa dalawang bar sa Rizal Avenue bandang alas 5 na umaga at sumakay ng tricycle patungo sa Pineda Road para sana bisitahin ang kanyang girlfriend. Sabi ni Umansky, pagsasamantala daw bilang siya ay foreigner at inaakalang maraming pera sa wallet. I don't have my own service that time. I go inside the tricycle, even didn't ask how much, Magano, going to Pineda Road. I just sit, I was so happy. Then when we came to Rich Point in Pineda, I want to pay, but they want 500 for me. So I took 100 giving to the tricycle driver. They don't want to accept. Then I say, sorry, I don't want to pay 500 peso. I know the price I used to go there, it's daytime at 70 peso only. Then I put the 100 somewhere there in tricycle. Then I step out. I guess they get mad at me because I'm Russian as well. Then when I step out from the tricycle, there's someone attack me at the back, like really punch me. I don't know how they punch me, what they have. It was rock or maybe it was just hand. Maybe it was not only one person. My eyes open when I already running. I'm scared. I'm running to the funeral. That corner. I'm really like waking up. No cap. No watches. No bracelet. I see the people in the funeral. I came to them and asking them help me. If can I come in? Saying Tapo, please can you help me? Can you save my life? Because they saw people at my back. They run on me. They're taking the pick up the big rocks and. They wasn't friendly. They saw I'm dirty already. So they let me come. They said, okay, you're safe here. Pinagdiinan din ni Umansky na wala siya naging kasalanan at siya ang naging biktima sa nangyaring kaguluhan. I was happy. I was happy. I was tipsy. I was smiling. I in tricycle have two phones. When I opened my wallet, it's full of money there. Then probably they want money. Or maybe they get angry because I'm Russian and that political things affect as well. Oh, I'm sorry. I have no idea. I'm sorry to ask you this. Iba naman ang naging version ng tricycle driver na si Amora. Ayon sa kanya, hindi niya pasahero si Umansky. Dumating lang ito sa lugar na lasing at kakaiba na ang inaasal. Pahayag ni Amora, nagkausap pa silang driver nito na siyang nagatid sa dayuhan sa lugar bago naganap ang gulo. Maging ang isa niyang kakilala na tumulong lang sa pag-awat ay pinuntirya din ng dayuhan. Hindi po totoo yan, ma'am. Actually, hindi ko po yan siya pasahero. Bakit ko po siya sisingilin eh? Hindi ko naman po siya pasahero. Ano ba naman ako? Si Raulo naman iningil na hindi ko pasahero. Mm-hmm. Napakasama naman po ng tingin niya sa mga Pilipino, ganun pala isip niya. May natid po kasing pasahero doon. Mm-hmm. Tapos ngayon, nagtambay pa ako saglit. Nakatayo ako sa harap ng tricycle ko. Tapos bigla na lang po yan sila dumating kasama yung driver niya, tricycle na puti. Hindi ko na po matandaan kung anong pangalan ng tricycle. Bigla po siyang bumaba sa tricycle niya, tapos parang may hinahanap or hindi ko maintindihan. Sinayaan ko lang rin, sabi ko kamauyin naman tong tao na to. Sabi ko rin nga sa driver niya. Maya po, nagulat ako biglang sumakay sa tricycle ko. Pagsa kanya sa tricycle ko, ang sabi ng driver, pa'y wag may sakay yan, pabayad yun. Bumaba siya, what? Lumipat na po siya sa tricycle niya. Sa sinasakyan niyang tricycle. Tapos pero yung driver, nagpa-under na nun eh. Pero nakatayo pa rin pa ako dun sa harap ng tricycle ko. Sabi ko, mukhang malaki na yan pa ya. Mga 500 na yan ah. Parang ganun, hindi ko matandaan kung siya nagsabi o ako. Sabi niya, pero 100 lang to. Sabi ko, ganun po. Tapos bigla naman siya bumaba.
Pagbaba niya, sabi, what, scam. Sabi ko, no scam. Pero tinutulak niya na pa ako noon ng paulit-ulit. Sabi ko, no scam, sir, because you don't have give money. Scam. Tapos bigla niya na pa akong inano noon eh. Suntok sa kung saan-saan po. Tapos nag-iwas naman ako sa kanya. Tapos may maya, sobrang ano namin, na, nagpunta ko sa side wheel, na, sa kabila po, tali sa side na ng tricycle ko. Nagsunod na naman siya. Yun na naman ulit ang sinabi niya, scam. Sabi ko, no scam. Sumailalim na sa medical check-up si Amora na matinding na pinsala ang mukha. Nakaranas din daw ito ng madalas na pagkahilo hanggang sa ngayon. Una na ding nagharap sa barangay ang dalawa na ayon kay Amora, pinag-iisipan niya pa kung itutuloy ang pagsampa ng kaso hanggang sa korte. Kaya hindi ko naman natandaan yung iba, medyo hilong-hilo na akong time na yun eh. Pero nakadampot pa rin ako noon ng bato, babatuin ko sana siya. Kaya lang hindi ko na siya maaninag eh. Sabi ko baka... Kaugnay sa nangyari, kine-question ngayon ng estado ng pananatili ng Russian national sa bansa. Aminado naman si Umansky na expired ang kanyang visa, pero isinisisi nito sa korte na unang humawak nang nauna niyang kaso ang problema. Ayon sa kanya, dismiss ang naging hatol sa kanyang unang kasong direct assault na isinampa ng mga pulis sa bayan ng El Nido. Pero hindi daw agad ibinalik sa kanya ang kanyang passport noon, kaya hindi niya narenew ang kanyang visa. Yes, I overstayed for right now for 2 years. Because that moment, Department of Justice hold my passport. I had criminal case, hold my passport. It was 2020, March 27, that night. They searched my room without any warrant and took my passport. They forced Jana, my girlfriend, to give them my passport. Russian passport. It's a property of the Russia. No one can took the passport without any warrant, or especially without attorney, without my permission. Should be a warrant to search my room, especially to... They scared Jana at that time. Why they forced her to give it my passport? So at that moment, for 1 year, even the case was dismissed, they don't want to release my passport. I came to immigration. I say, how, sir, I have to extend my visa? My visa going to expire. He said, you have attorney, make motion now to withdrawing your passport for extend your visa. Department of Justice, they denied. In official documents, they denied with the stamp. They don't want to release my passport for to help me to extend my visa and withdraw my money from Western Union. I was in the trap. So immigration here in Robinson, they told me, Andrei, when they will, okay, when they you withdraw your passport, come back, then we talk what to do. Then for after 1 year, I should to pay penalty. For that 1 year, I cannot withdraw my visa or withdraw my passport from Department of Justice. Then I cannot extend my visa. It wasn't my fault. It's fault of someone who was hold my passport in the legal way or after when case dismissed, but they still keeping my passport, don't want to let me take my passport. It wasn't my mistake. Then after that, penalty was 120,000 for this year. And that. In the same day, I just don't have 120,000 peso to pay in 1 day money. Then I still continue to stay here. Wala nang naging mensahe ang Russian national sa sinasabi nitong tricycle driver na nanakit sa kanya. Pero babala niya sa mga netizen, maging maingat sa paghusga sa taong hindi naman kilala. Si Amora, masama ang loob sa nangyari at sa patuloy na pagsisinungaling umano ni Umansky. Hiling nito, lumutang ang tricycle driver na sinakyan ng foreigner, maging ang kakilalang na damay, para magpatunay sa kung ano ang nangyari. R. Phil Balierta, Palawan News.